So what's up mga ka-review, this is Ken Saki TV at ngayon gagawa tayo ng isang video reaction about dito sa sagot ng mga Bruce to Bruce doon sa huling video ni Boy Tapang ano about doon sa pagkakasabi niya na parang na-underestimate siya no, na yun nga nasabihan siya ng duwag or anumang klase ng pambubuli no. I think sinagot ito ng Bruce to Bruce no, and besides parang seryoso sila dito no. Sa totoo lang po kasi lahat po na nangyayari both of them is for entertainment only. Sana bago naglabas si Boy Tapang ano nung ganung video is nagkaroon sila ng communication no, both of them. Pero ang nagpapalala kasi dito minsan yung mga fans po, yung mga manonood, mga viewers po, madalas ang nagpapalala. Lalo-lalo na doon sa mga comment section natin eh, no? So, bago ko simulan itong ating panoorin itong video ng mga Bruce ko, nais ko munang ipromote yung mga product ni Boss Japper, no? Yan po is murang-mura na, affordable nyo pa, 100% cotton at maganda po sa katawan yan. So, avail na po kayo hanggat may stock pa po, ano? And then, yung sa baba ng channel ko, meron tayong piniflex. Sila pa rin po yan dahil wala pang nag-comment o gustong magpa-flex dyan sa box na yan. So, sila pa rin po yung mga nasa flex box ko. So, yun. Wala na tayong inaantay. Pwede na nating panoorin kung ano yung mga sasabihin dito ng Bruce to Bruce at ni Sir Russell, ano? About sa mga hinaing ni Boy Tapang nung last video niya no about dito no. Sinagot ni Boy Tapang yung una nilang video and then ito naman video na to ang sasagutin naman sa Boy Tapang no. Sige, panoorin na natin. Tong video to ano, importante to. Yo, what's up? Tong video to ano, importante to. Dito na magkakalinawan, tsaka kailangan tapusin niyo to lahat. Kasi bawat detalye dito, mayroong laman to. Talagang kailangan nyo itong tapusin, hindi nyo dapat to skip. Kasi lahat na nasabihin ko dito, real talk lahat, real talk. Tungkol sa, para sa YouTube, Boy Tapang, tsaka sa mga nanonood dito, dapat makarating kay Boy Tapang to. Yung, paano kung ako nag-postpone? Di ba? Paano kung ako yung umayaw? Sa saktong araw ng laban natin, ako yung umayaw, paano? Yung, kayo, kung mga nagko-comment kayo dyan, i-comment nyo sa comment section kung ano yung i-comment nyo sa akin, kung paano kung ako yung saktong araw umayaw. Anong iisipin nyo sa akin? Di ba? Para iisipin nyo, napakaduwag ko din. Tsaka bakit saktong araw ka ayaw? Kung nararamdaman mo na, nung Wednesday naman, pwede mo sabihin nung Wednesday pa lang na may nararamdaman ka na, di i-adjust yung laban. Ang sa amin naman kasi, nasa biyahe na kami. Napakaraming abara sa amin, marami kaming trabaho, marami kaming inaasikaso, maraming kawalan yung isang araw na pupunta kami dyan tapos biglang cancel pala. So doon no, may point din naman itong mga Bruce ko Bruce no, pagdating doon sa sinabi nga nila, nasa biyahe na pala sila and then biglang malalaman is cancel yung laban. So yun nga, gaya nga nung sinabi ko nung previous na sinabi no, na sinabi ko nung mga nakaraang video ko, yung unang video ko dito about dito kay Boy Tapang at sa Bruce to Bruce na sana ang ginawa ni MG no, sana bago dumating yung pinaka exact fight no, exact fight pinakondisyon niya muna within 1 month pa lang bago yung fight, dapat si Boy Tapang na ando na, andito na sa Maynila para kahit pa paano anuman ang mangyari is ready na sa Boy Tapang ano. Wala na siyang iaalibay ng kung ano man no. Pero nga ang nangyari is kakaunti lang yung time, limited time lang yung binigay ni MG na pahinga na makapunta si Boy Tapang dito sa Manila is nagkaroon ng aberya dahil nga sa pagkakasakit ni Boy Tapang. So may point sila na maghinaing about dito dahil siyempre, kahit sino naman, magtataka bakit sasaktong oras pa ng laban. Pwede naman 3 to 4 days bago yung laban is mag-announce na siya, i-cancel muna dahil masama ang pakiramdam ko. And napaka ano rin na dahilan yung sasabihin mo na feeling mo kakayanin mo. Pero
yun nga, gaya nga ng sinabi nila na sasama talaga ang loob nila sa part na yun dahil kumbaga ready na eh. Kumbaga syempre may binabayaran din silang trainer, no? Hindi naman ako ano, no? Talagang ganun lang talaga yung dapat na ginawa ni Sir MG, no? Ni Makagago. Within 1 month or sabihin na natin 3 weeks, 3 weeks yung capacity, yung allowance time para maisalang sila sa ring. Dapat kung malayo man yung kalaban, maidala na nila dito sa ano sa Manila. So yun, sana yung sinabi ko ma-acknowledge ni Sir Makagago, no, para malaman niya na ganoon na nga, kung malayo man yung kalaban, is kailangan bigyan niya ng allowance day para makapag-prepare na talaga. Na yung tipong wala nang mararamdaman, okay na yung condition, pangatawan. Kasi minsan, lalo na aeroplano yun, di ba? May jet lag din yun. Siyempre, yung paninibago ng panahon, tsaka ng klima ng lugar nila, tsaka dito, mag-iiba rin yun, di ba? So, yun, dapat ganun ang ginawa ni Sir MG, ano? Para hindi nagkaroon ng gentong klase ng komosyon o gulo, no? Sa pagitan ng dalawa. Napakalaking kawalan nun. Kaya, isipin mo, paano kung ako yung umayaw tapos nasa kalagayan mo ako? Tapos sasabihin mo na respeto. Eh, nire-respeto naman namin eh. Kaya lang, last minute ka umayaw, pabiyahin na kami lahat. Sila Kigo Matos, sila Bon, di ba? Nasa biyahe na sila, si Merck nasa biyahe na. Maraming staff nandun na, nakaayos na. Lahat yung ring, ready na. Malaking pera rin yun na wala dun. Hindi mo naman pera yun eh. Siyempre, hindi mo pera yun. Oo nga, tinatanggap namin yung sorry mo. Pero, kasi galit ka eh. Galit ka sa amin. Ikaw pa may ganang magalit. Ikaw na nga yung dahila kung bakit hindi natuloy yung event. Ikaw pa galit. Ganyan ba talaga ugali nyo? Kayo, yan. Mga... Kasi marami akong kaibigan na Bisaya eh. Kasi hindi naman sila ganyan. Ikaw yung Bisayang sensitive eh. Tsaka bakit ganyan yung style mo? Kayo na nga may kasalanan. Ba't hindi natuloy? Kayo pa galit. Ano? Yung lalabang ka para sa mga pusta dahil naisip mo malaki yung pusta. Ako kasi hindi ko iniisip yung pusta. Wala akong pakialam sa mga pusta ng mga tao na yan. Kung sino man yung mga pupusta sa akin. Lumalaban ako para kay Lord. Hindi sa pusta. Dito lang, no? Parang sa pagkasabi ni Sir Russell is lumalaban siya para kay Lord. Sa gantong aspect po kasi, Sir. Kokorek ko lang, Sir, ha, pero kung mapapanood nyo to, sana maintindihan nyo lang itong komento at opinion. Dapat po, hindi nyo na sinasabi na lumalaban ka para kay Lord. Kasi unang-una, yung laban nyo na yan is bayad po yan. Then, under din po yan ng gambling dahil nasa Sabong International. Pangatlo, hindi naman siguro papayag ang Diyos natin na magkasakitan kayo nang dahil lang sa may pusta. Tama po ba, no? Dahil lang sa talent fee. Oh, tama po kayo. Pwede kayong mag-cancel at kayo rin ang mag-ano niyan. Para lang sa ganon is tawag dito. Parang wala na lahat, no? Matitigil na lahat. Kasi ibabalik na lang naman yung talent fee. Kaso nga lang po, ang magiging ano natin dito is sana hindi nyo na po dinamay dito. Sana hindi po kayo lumaban na para lang sa Diyos. Kasi napaka ano po yun, napaka lalim po na dahilan yun. Ay, napaka babaw po na dahilan yun. Mas magiging lumalaban po ako para as a respect para sa sarili ko at para may ituloy ko yung reputasyon ko bilang isang pagsisimula, no, sa boxing career, no, yung dapat. At saka syempre para panghawakan yung salita mo na lalaban ka nga. Yun lang po yun, no, sir. Kasi ang pangit naman tignan, mag-aaway lang kayo para lang yung pag-aaway niyo na yun, yung pagsusuntukan niyo na yun is kahit sabihin natin for entertainment lang is inaalay mo sa Panginoon. Eh di ba nga ang Panginoon ayaw ng ganun. Tapos idadami mo siya sa gentong klase ng explanation. Yan po, no. Yan lang po yung komento ko dun, sir, no. Sir Busco. Sir Russell, no. At kilala ko naman kayo personally, pati si Jeremy. Kung yan in, naaalala nyo pa ako at ni Sir Jeremy. May mga comment din po sa video nyo, no. So, yun po yung aking comment lang dito, no. So, panoorin pa natin.
Wala akong pakialam dyan. Eh ano, kung manalo ako, at least ginawa ko yung best ko para kay Lord. Pero manalo matalo, talagang para kay Lord to, hindi sa pusta. Oo, may pusta kami, pero wala akong pakialam ng pera lang yan. Yun naman, yung pusta yun, nilalagay ko sa pusta ko sa sarili ko. Siyempre, sarili ko to, susuportan ko to. Mali mo naman, manalo nga ako. Eh di may balik din. Maraming matutulungan yung mapapanalunan na yun. Hindi na mapupunta sa akin, maniwala kayo. Maraming matutulungan yun. Tsaka ito pa, bakit ka ba napasali sa boxing na to? Hindi mo alam kung bakit? Dahil sa amin, kami lang nagsali sa'yo dito. Yung pag-boxing-boxing mong vlog, tapos kinonta ka ni Kuya MG, anong pakialam sa'yo ni Kuya MG? Sino may sabi na isali ka dito? Kami, Bruce ko Bruce. Dahil alam na, comment ka ng comment sa amin. So, yun po, no? Dito may point sila kasi totoo nga naman po yun. Nagko-commenting kasi si Boy Tapang about dun sa mga ginagawa nila. And then, napagkasunduan yata ng buong grupo nila na yun nga, na ihamunin si Boy Tapang. No? And besides, compare po sa talent fee na makukuha nito ni Russell, no? Dun sa Sabong International is, kayang-kaya niya naman talagang kitain yan sa channel niya, no? Boxing-boxing kami dyan. Eh, nag-comment ka kay Vicent, nag-comment ka sa akin na gusto mong makalabo kami ng boxing, tapos gusto mong makarating na Maynila. Gusto namin to pa rin. Ngayon, nasa Maynila ka na. Bakit? Dahil sa amin. Tapos, wala mo mukha mo na galit na galit ka sa amin. Oo nga, na-asar ka namin na kumakain ka ng ganyan. Di ba, paano ka nakilala? Kumakain ka ng mga kung ano-ano, di ba? Kung ayaw mong ipang-asar sa'yo na kumakain ka ng kung ano-ano, eh di huwag mong gawin yun. Dahil hindi mo ginawa yun na video, kung ayaw mo na ipang-asar sa'yo yun. Pero pasensya na rin kasi mali nga yun na ng asar yung mga kaibigan. Ayun, at least dito no, naliwanagan at inamin din nila na may mali nga din sila doon sa pangasar. No, pero yun nga, kaya nga ng sinabi nila na alam naman nila na kung saan gagaling is yun lang yung nangyayari, no? So dapat ang mangyayari diyan is yun nga, malawak na pag-unawa. Parang yun, no? Mali yun, mali. Pero syempre, bakit ka sumigat? Kumakain ka ng kanal, kumakain ka ng panigay, kumakain ka ng tae. O, di ba? Dahil yun yung dahilan kung bakit ka sumisigat. Kaya hindi naman ako galit, pinapaliwanag ko lang. Tapos, kain ka na kain ng ganon, tapos lulokohin ka na ganyan. Ayaw mo naman pala, galit na galit ka. Eh di huwag ka mag-video na kumakain ka ng ganon para wala may panloko sa'yo, tapos magagalit ka, napaka-sensitibo mong Bisaya. Marami akong Bisayang kaibigan, pero sports lang. Pag ka nagkaasaran, di sila na pipikod. Pero ikaw, oo, napakabait. Ako, Bisaya rin ako, pare. Taga-Jensang kami. Mami ka rin. Oo, pare. Taga-Bohol kami. May lugar kami sa Bohol, may lugar kami sa Jensang. Bisaya ako, pero asarin mo ako, hindi ako napipikod. Ikaw, napakasensitibo. Hindi, Russell kasi ano, may... Nasa tao lang din. Yung mga ginawa niya, dati, na hindi niya na ginagawa ngayon. Yung mga basa sa mga pinagkakain niya. Uh-huh. Tapos pag binabalik sa kanya ng tao, nagagalit siya. Dapat hindi gano'n kasi doon ka nang galing. Uh-huh. Dapat, dapat nga, oh, tanggapin. Oo nga. Ganun lang. Kasi yun naman talaga, kung ba ito sumikat, gawa ito. Hindi kasi yan nangyayari. Parang napakasama natin. Alam mo ba ang purpose kung bakit ka namin yung sinali sa boxing? Kung tutusin, wala akong laban sa UE. Gusto lang namin na makarating ka dito, tapos pakausap ka namin, natutulungan ka namin about sa YouTube mo. Tama. Anong nangyayari sa YouTube mo? Iyo ba yan? Iyo bang account dyan? Eh nag-upload ka, hindi yata ikaw may-ari niyan. Kasi nabalitaan namin, sari, ni sapatos, wala kang pambili. Ngayon, hindi kita tinanggap na kalaban dahil alam kong kaya kita talunin. Gusto ko lang din talaga mag-boxing. Wala akong pakialam sa talent, pitali. Get over 500 royalty-free Trap Soul samples with Slate Digital's Empress Sample. Talent fee yan, kinikita ko yan, kaya kong kitain yan, yung talent fee na yan, kasi napakaliit niyan. Oo, malaki siya sa mga normal na tao, pero dahil nga isa akong vlogger na hindi naman basta-basta vlogger din, yung pera niyo, napakadali ko kitain para sa akin. Pero yun, para sa'yo pare, napakalaking tulong. Gusto kitang tulungan, pero putik na yan, nagagalit ka pa sa amin. Napakasensitive. Hindi sa pag-ano, no, mga review, no, doon sa sinasabi ni Boss Russell, ano, hindi siya nagyayabang doon sa ano na yon, sa part na yon. Ang katunayan doon is kayang-kaya talaga nilang kitain kung gaano man kalaki yung ino-offer sa kanila dahil sa YouTube channel nila is napakarami na ng viewers, no? Kung iisipin nyo, yung kikitain niya sa isang buwan is napakalaki talaga.
Diba, kaya niya, nakabili nga sila ng mga kung ano-ano, sasakyan at kahit anong gamit dahil lang sa YouTube, ano, pagbablog, no? So, dito, pinapakita niya lang sa tao, ina-explain na lang kung paano si Boy Tapa makaka-out dun sa ganong sistema sa kanya, no? About sa channel niya. Kasi malaki na talaga ang kinikita ng channel niya kung tutusin, no? At, yun nga, balibalita nga talaga dyan na napakaliit ng naibibigay sa kanya, no, nung may hawak ng channel niya. At hindi niya yata namamalayan yun. Yun, hindi niya yata namamalayan yun na kung siya lang ang may hawak ng kanyang YouTube channel is malaki, malaki yung magiging sakop ng pera niya, no? Dahil bumu-views na rin siya ng 400k, nagwa 1M na rin siya minsan sa views niya, no? So, ibig sabihin, yung 1M na yun, mga ka-review, is napakalaking pera na nun, mga ka-review. Kasi, pero yun mo, ha, sa 150,000 nga lang na viewers, is tumutumbas na siya ng $25. But it kung 1 million pa yon, no, mga ka-review. At depende yon sa algorithm ng mga nanonood at kung taga saan yung mga nanonood sa iyo, no? So kaya imposible na hindi makabili ng sapatos at ano si Boy Tapang kung sarili niya talaga yung video na yon. So dito marireveal kung sino talaga ang tunay na may hawak ng YouTube channel ni Boy Tapang, ano. And kung magma-manager nga naman. So parang pumasok siya sa parang pinahirapan niya yung sarili niya, pero ang nakikinaba, yung ibang tao. So, dito may point sila. May point ang Bruce Cubos. So, ibig mo sabihin, hindi siya makabili ng sapatos kasi ang dami niyang views. Oh, ang dami yan. Yung sabi niya kay Kuya Bakit parang imposible yun? Ewan ko, baka niloloko siya nung may-ari ng YouTube. Hindi, imposible yun kasi isipin mo, masira mas mataas yung subscribe sa'yo. Siya, tama na lang yung views niya. Tapos ikaw, nakakabili ka ng kotse, nakakabili ka ng kotse. Ba't siya hindi? Parang imposible. Yun nga ang gusto ko mangyari sana. Kung sakaling nagkaharap kami, di ba, natapos na yung laban. Tutulungan ko siya ng diskarte. Bakit, men, bakit ba ganyan? Yung sinabi mo na isang best, di ba? Oo, sinasabi ko nila, real talk to, real talk. Gusto kita tulungan. Pero, wala, kami pinagmumukha mong masama eh. Eh, paano kung ganito? Ayaw na kitang labanan. Loko. Ibalik mo yung talent fee. Ayaw na kitang labanan. Balik mo na yung talent fee na kung magkano man niya. Alam kong hindi yun maliit na bagay para sa'yo. Hindi yun maliit na pera para sa mga normal na Pilipino. King, huwag mo na labanan si Mr. Skills ng mga alien. Huwag mo na labanan yun. Wala kang talent fee. Umuwi kayo doon sa lugar nyo. Sa pusang man kayo pinanggalingan, umuwi kayo. Kaya kung bakit kayo nandito, dahil sa amin eh. Tapos, kung i-ano-ano nyo kami ang masama na naman. Bruce Cubos na naman ang masama. Pero, bakit may mga events only sa abong pare? Bakit? Dahil di sa Bruce Cubos yun. Hindi, actually, ako yung salita dyan. Kasi, yung events namin ng basketball, boxing, kahit ngayon, magkaka-ML, lahat ng yon guys, gawa rin ng Bruce Cubos. Kasi, ano ba si KMG? Part ng Bruce Cubos family si KMG. Ginawa yun ni KMG, di ba nga? Gawa sa amin ni Bon. So, pinagpatuloy namin to. Ako tiga-kuha ng ganyan. Sino ba yung tiga-all out ng mga YouTubers, men? Ako, Bruce Cubos. And then, tinutulungan ako ng brothers ko dito. Kung sino yung gusto namin na makalaban, i-call out namin. Kung gusto, okay. Pero ang nangyari kasi ngayon eh, parang sinisiraan mo kami Boy Tapang sa lahat. Lalo na lahat na lahat ng mahirap, lahat ng bisaya. Hindi, mali ka ng pang-unawa. Dapat, lawakan mo pang-unawa mo kasi andito ka na sa kagaya ng, eto na nga eh, parang events. Tapos eh, may iba't ibang tao kang makasalamuha. Iba't ibang YouTuber, iba't ibang mga tao talaga. Pang-lawakan mo yan, makakatulong sa iyon. Sa lahat ng video na in-interview ko, maayos kitang tinuring na maayos kita dinidescribe, maayos kita, sabihan kita na mag-ingat dahil alam ko pangarap mo pumunta ng Maynila. Ayun. Paano kung wala akong pakialam sa iyo, bahala ka doon sa probinsya mo. Huwag ka din sa Maynila kung ako'y lokong tao. Pero dahil nga gusto ko nga kitang tulungan, tinanggap ko yung sinasabi ni John na eto, nagbo-boxing, gusto mo ba ito labanan? Sabi ko, ay oo, sige yan. Gusto ko rin tulungan yan eh, kasi ano eh, yung YouTube niya parang wala siyang kinikita doon, di ba? Feeling ko may manager-manager yun. Oh. And then, doon muna pupunta yung pera bagay sa kanya. Kasi, ang lakas ng pakiramdam ko na ganun eh. Mm-hmm. Yun ang nangyayari eh. Kaya kami, naawa sa'yo. Ang sabi nga namin, after ng laban nyo, papunta natin dito. Punta dito, para malaban namin yung buhay mo. Kung paano ba diskarte. Wala kami sa mga intensyon. Tsaka, sino nakakaalam na makakasali ka dyan?
si Gem, di ba alam na isasali siya doon? Di ba ikaw lang naman nagsabi doon? Ako, hindi. Ako and then buong Bruce ko. Oo, kasi malaking tulong sa'yo ito eh. Sa pagbuboxing mo doon sa probinsya, may kinita ka ba, yung mama ba? Dito, may pag-asa ka yung mama, kaya isasali ka. May premyo isang million dito eh. Marami tayong connection. Oo. And then, kahit wala naman siya, tayo kasi may hype. Kumbaga, pinunta ka namin dito kasi alam namin na magkaka-hype. Eh kung hindi ka namin pupuntahin, eh di kahit ganun ka, wala kang mapapatunayan na dito kasi nandito yung ano sa atin eh. Kung hindi siya pagmamayabang, malaki may tulong namin sa'yo. Tapos kung sira-siraan mo kami na napakayabang namin, galit-galit kami sa mga boys ko. Oo. Tsaka ano, kumbaga ang point lang namin, kumbaga yun nga, parang minasama mo yung mga sinabi sa'yo. Eh, siyempre, kami, kumbaga kaibigan namin si Russell, kapatid namin, nasaktan kasi siya doon sa nangyari na bigla kang umayaw kasi. Umiyak si Russell lang. Kasi, siyempre, kahit kami, kunwari, sa laban nga naman, sa tunay na boxing, di ba, si Pacquiao kahit may injury siya, lumaban siya, di ba? Di ba? May injury siya doon, talo na siya. Oh, pag hindi siya pumunta doon, talo na siya. Kumbaga sa tunay na boxing, di ba? Papaliwanag ko, ang pagbo-boxing, matagal ko ng pangarap yan. Sobrang pangarap ko talagang masubukan mag-boxing na maraming manonood. Ngayon, yun na yung araw, maglalaban tayo. Bigla kang umayaw sa saktong oras ng laban. Ang pinupunto lang naman namin, kung may nararamdaman ka, pwede naman sana nung kahapon, sinabi mo kay MG, may nararamdaman ako, okay lang sana iurong yun. Naiintindihan namin na may sakit ka, oo. Pero yung last minute na inayaw mo, medyo masakit yun eh. Oo nga, medyo napaiyak ako, nakakahiya yun kasi sa harap ng buong pamilya ko dito, umiyak ako kahit sa harap ng girlfriend ko. Nakakahiya yun para sa akin kasi lalaki ako, hindi dapat ako umiyak. Pero dahil sa sobrang sakit nung nangyari yun, napaiyak ako pero tinanggap ko pa rin. Tapos mga nag-video nga ako natungkol doon na hindi nga tuloy, tapos nag-video ka naman, nako, parang binubuklod mo lahat ng Bisaya na magalit sa mga Tagalog. Oo! Ako kung tutusin na nag-Saudi ako, napakadami mababait na Bisaya. Madami ako nakatapa. Kayo lang ang bukod tayo nga, nakakasalumuha ko CCTV ng Bisaya. Ganyan ba talaga sa lugar? Hindi, nga, parang... Pare-pares tayong Pilipino eh. Ano niya, sinaseparate niya yung buong kabisayaan sa atin. Pero hindi nila alam. Ako, nanay ko Bisaya. Ako, Bisaya din ako. Si Russell. Oh, Bisaya ako, pagandiyan sa kami. At saka, pare-pares lang tayong Pilipino. Huwag naman tayo. Hindi, kasi man, parang dinadawit yung mga ibang matitinong Bisaya. Kasi yun saan ginagawa, parang gusto niya maglaban yung Bisaya. Tsaka Tagalog. Kasi parang kaming mga Bisaya, kaming mga ano, may hirap. What? Wala naman. Boss, ganun. Hindi, ito kasi hindi nila alam tungkol sa akin eh. Yan, ito sasabihin ko. Magsasabi ako ng konting info about sa akin. Hindi ako lumaki na mayaman. Ako yung construction worker day, nag-waiter ako. Tsaka isa rin akong Bisaya. Pero hindi lang halata kasi gwapo nga ako eh. Huh? Hindi katulad niya na syempre, pambasagan talaga ang mukha. Pambasagan din ang mukha ko. Kay Pogi ha? Oo. Hindi kaya lang, yung talent pin yun, kung di ako lalabas yun, ibalik mo. Sumuwi ka na sa inyo. Ano mapapala mo, di ba? Paano kung ako murong? Pero yun, dahil nga gusto pa rin kitang tulungan, lalaban ako sa'yo. Pero, papakita ko sa inyo na may dating ako ngayon. Paano kung matalo kita? Di nakakahiya ka, matagal ka nang nagbo-boxing, tapos tinalo ko ng katulad ko na hindi pa ako nagbo-boxing kailanman. Tama. Nakakahiya ka kung light-light ninyo ako, yung hook ko, ganyan. Sige, tignan natin sa ring. Magkita tayo sa ring. One round, hingal na hingal ako. Sige, tignan natin. Sinabi nila yun? Oo. Oh, sinabi. Sabi! Baka kasi sir, ganito yan eh. Yung capacity kasi ng training mo is hindi pa yan sasapat doon sa preparation ng laban nyo kung 12 rounds. Kung 12 rounds and fight kayo maglalaban, no? Is hindi sasapat yung stamina mo. Na kasi may tactics ang boxing eh. Pwede kang sa umpisa pagurin yan. Papagurin, pahabulin at papapahabulin ka yan, no? Depende sa taktika na gagamitin sa'yo ni Boy Tapang. Ngayon, kung sa umpisa pa lang is pinahabol ka ng pinahabol, ikaw sugod na sugod, magkakaroon ka nga dyan ng paghihingal at mapapagod ka. So, yun yung point niya doon, sir, no? Sir Russell. Ikaw, one round pa lang, hingal na yan. Pakita mo sa ring. Eh, hindi nga maipakita kasi nga umurong na kayo. Sana nakita nyo na agad. Sa akin man, hindi ko naman pinapangakong mananalo ako.
ang gusto ko lang ma-showcase yung mga natutunan ko sa boxing. Yo, yeah. Na enjoy la, lalaban ako sa isang talented na may alam na. No, di ba? Dihado ko talaga. Dihado talaga ako. Dihado talaga. Pero once na natalo ko ta, kahiyahiya ka. Kung lait-laitin niyo ako, kahiyahiya ka. Dapat hindi ka matatalo sa akin. Sabi niya, hindi daw siya nang lalait, pero pinagtatawin yung moves mo. Ikaw, pinagtatawin mo yung moves niya. Wala akong pinagtawin sa moves mo. Kung tutusin, pinupuri ko yung lahat ng dalaw mo. Nag-work mo. Tsaka lang tayo, tuwang-tuwa sa kanya. Oo, ano ba kami sa'yo? Tapos, hindi ka naman pala talaga. Yan pala ang tunay ng ugali mo. Napaka-hipokrito ng mga maniniwala dito. Kasi, yung mga viewers kasi, alam na ang Bruce ko, mga tarantado. Oo, pero siya, hindi alam na gano'n. Tapos nilabas mo yung ugali. Ito, kasi, ang Bruce Bros ay tarantado sa video, pero sa tunay na buhay, marami kami natutulungan. Marami. Yun po, totoo po yan, no, mga ka-review, no, na ang Bruce ko Bruce, kung makikita nyo po sa video, is puro kayabangan, katarantaduhan, kalokohan, may hangin sa katawan. Yun po yung, ano, yun yung pinapakita nila doon sa video nila. Kasi doon sila kumikita, and besides, is for entertainment only. Uulitin ko, for entertainment only, no, mga ka-review. Pero pag itong mga to, na-meet mo, personally, is talagang napakabait po ng mga yan. Sa tingin ko na po, ang na-meet ko rito, ha, is si Sir J.M. Barrera, si Russell, at itong may kulay na ito. Itong may kulay, hindi ko kilala to kung sino to, eh. Yung katabi ni Sir J.M. sa kaliwang bahagi, no. Tapos, ito pong isa na nasa dulo, alam ko po ito, nag-salesman sa SM Crescent, no? Salesman yan. Then, nung nag-trending siya, nag-resign, ano? At, sino ba ba? Ayun, sila po, si Jonas po. Nakikita ko lang po yan doon sa hallway ng SM sa may Cyberzone. Is, kung ano yung makikita mo sa kanya, literally, sa video, is literally, makikita mo siya in person dahil napakatotoong tao po niyang tao na yan. At walang halong kaplastikan. Si Sir Russell naman at saka si Sir JM at saka tong isa, napakatahimik na tao niyan. Tapos si Sir Russell is kalog. Kalog yan. Alam nyo naman pag sinabi yung kalog, di ba? Si Sir JM Barrera naman is professional siya kung kausapin, kung makikipag-usap sa'yo. Hindi siya talagang makikita nyo na, kahit naman sa mga video niya, halos ganun din eh. At eto namang isa na sa dulo is, napakatahimik po na tao niyan. Pagkat kinausap mo, saka lang siya sasagot. No? So yun mga ka-review, kaya nga na sinabi ko, tarantado, mayabang, o ano man ang paningin nyo sa kanya, doon sa video is, pabaliktaran yan doon sa personal na makikita mo yung mga yan. Is, baka nga mag-ano pa kayo yan eh. Hands down pa kaya niyan sa sobrang pabait na mga yan, ano, mga ka-review. Basta ako personally, na-meet ko na yung ilan sa kanila, no? Minsan, ipapakita ko yan dito sa aking video, no? And sana ma-remember ako ni Sir J.M. Barrera, itong tatlong to, si Russell, ako yung gumawa ng iPhone 6 Plus niya, battery, kay Sir J.M. naman, patay na yung iPhone 6 Plus niya na pinabuhay sa akin. At yung isa naman, hindi natuloy yan dahil dinala niya sa service, etc. So yun, mga ka-review, tuloy pa natin. Ano? Kaming sinasakripisyo para makapagsama-sama dito, para makatulong sa iba. Tapos, siyempre sa video, video, diba? Pero ikaw, yung video na pinapakita mo, tapos, ayan, lumabas na yung tunay ng ugali mo. Ganyan nga pala, parang nakakatakot kayo na papuntahin dito, nakakatakot kayo na tulungan, bahala ka na buhay mo. Tsaka tayo, hindi kami magtatagal ng ganito kung hindi kami tunay na. Tsaka hindi tayo mabibless. Wala rin tayo, diba, hindi tayo bless. Hindi rin lalapit yung mga ibang YouTubers, wala rin tayong ka-close kung tayo, ganun ang ugali. Kasi, iba na kasi on-cam, tsaka off-cam. Tsaka, isa pa yung nakakasakit yung inano niya, pinuna niya yung pagko-comment natin sa kanya ng get well soon tsaka God. Gusto nga namin yung gumaling ka kagad para matuloy yung laban yung sa tsaka 100% ka na lalaban kay Ralph. Siyempre ayaw namin nung may pinuna kasi ni Boy Tapang yon, sinabihan sila na do sa pagsasabi ng God bless, no, sinabihan sila na napaka-plastic ng mga Bruce ko Bruce, no? So talagang yun, magkakaroon talaga yun ng hindi magandang paliwanag to, no?
may sakit ka tapos yun ang pinatalo tapos pag natalo ka grabe kumain binigyan mo na ibang kahulugan yung God bless God bless yun kahit saan mo mabuti ang hindi namin sa iyo tapos pasabihan mo ng plastic hindi may nasasaktan din kasi ako sa mga comment na ang sasama natin hindi nyo alam kung ano yung intention ko kung bakit ko pinapunta si B-Boy Tapang dito eh kung huwag kong labanan niya walang talent yan oo hindi pa siya umuwi siya ka nila wala pa lang kahit lalo umuwi ka na sa inyo break mo yung talent P oh, ano, i-mistrek yung laban, huwag mo labanan, King. Wala kang talent, P. Oh, totoo. Oh. Kasi, kahit wala kayo, napakadaming gustong-gustong lumaban sa kagaya ni King, kagaya ni Russell dito. Kung wala man ako talent, P, may pera na rin naman ako eh. Hindi ko naman pinagmamayabang. Ang gusto ko lang, matulungan siya sa part na ganito. Matulungan mo rin ako kasi makakapag-boxing ako. Na mga kalabang, akala ko pa naman matuturuan mo ako ng moves pagkatapos ng mga laban natin. Akala ko pa naman magiging kaibigan kita tapos ganyan pala ugali mo ngayon pagkatapos ng laban namin, umuwi ka na sa inyo. Tapos na, umuwi ka na sa inyo, wala na. Hindi ka na namin magiging kaibigan, ayaw na namin sa'yo. Kung tutusin nga dapat maging... Umunta sa probisyo mo. Kung dapat nga tutusin, maging thankful dapat siya kasi, kumbaga, tayo, willing tayo na tulungan siya, diba? Dapat ganun yung thinking niya eh. Kaso, ang nangyayari kasi, yun nga, parang minasamahan niya lahat. Parang, oh, no. Sabi lang, okay lang, sana ako na lang yung ano yun eh. Kaya lang, buong bros ko nadamay dito sa kalokohan ko eh. Ayun, yun ang pinakayoko, yung buong group ko I mean, sir, siguro kaya si Boy Tapang nakapagsalita na gano'n is because parang na-underestimate siya or na sabihan siya na biglang natuwag. So, hindi naman may kakaila na gano'n ang iisipin ng karamihan dahil nga, on the spot malapit na yung laban nyo bigla nagcancela yung pa-match no so kaya parang nagkaroon lang kayo ng misunderstanding pagdating dito no so baka kailangan nyo lang mag-usap kasi settle down yung usapin na yan para matapos na rin damay mo nananahimik sila saka siguro magkakaalaman na yan sa entablado sa ibabaw ng kapit Bruce ko na damay na dito o nga medyo nalait ka nga namin, pasensya talaga doon, pero doon ka kasi nakilala. No. Yung shit mo na pagkain na kaya kung ano-ano, doon ka kasi nakilala. Medyo, inano ka namin ng medyo biro na good way naman, biro-biro lang. I think pagdating kasi sa gentong usapin yun, no, siguro hindi pumasok sa isipan ni Boy Tapang na yung video na yun nila Sir Russell at ng mga Bruce ko Bruce is for entertainment only. Kaya kanila in-upload yun sa mismong... vlogs nila kasi alam nila makakapagpahype pa yon ng mga fans at mga basher no basher para mapanood yung video na yon at madagdagan yung init ng laro ng laban ano so dapat dun pa lang medyo inano na ni Boy Tapang inunawa na yung naikit bago pa siya nag salita nung ano-ano. Gaduhin po na hype. Oh, masyado kong sensitibo. Birong pambata. Oh, sige, magalit ako lang. Bugbugin mo ko. Sige, magkita tayo sa ring. Magbugbugan tayo. Bugbugan pala ka gusto mo. No mercy. Okay, ito ang gagawin ko. Mercy kill. Men, kasi ano, may mga sinasabing, ano. Maawa ko, pero patay ka. Men, yung, alam mo yung pag sinabi na, yun ay yung papakinggan niya. Oo, oh, tama. Kanyara, yung sinabi natin, yun ay agad yung papakinggan niya. Dapat, men, di ba, eto ka. Lahat. Dapat, unawain mo lahat na mga bago ka magsasalita ng kung ano-ano. Siguro naman nakapag-aral niya. Men, ang dami sinasabi na, hindi isa yung pagpumayabang. May point din sila sa paliwanag nila. Tama, may point din. Dapat, malaking pag-unawa ang dapat na ibigay mo doon sa mga videos na yun. Lalo't-lalo na nasa YouTube community ka. Ang dami niyang sinabi, oh. Naman lalait. Oo, oh, nilalait ko. Eh, kung kami man lait, mas grabe. Hindi, sana, intindihin mo na lang. Baguhan na ako nagbo-boxing, nilalait mo ako. Paano? Ibig sabihin, yung mga baguhan nagbo-boxing, walang karapatan. Kasi lalait-laitin mo lang. Hindi, kasi yung tsaka ito pa. Tsaka gandun niya siya nagsimula ay sa baguhan. Oo, oh, lahat tayo nagsimula sa beginner. Men, ang dating kasi, men, grabe. Sa mga ibang sinasabi nila, sabi, kami mga Bisaya, malalakas. Eh, kami mga Tagalog, hindi malakas. Hindi, oh, lahat, hindi sa pag-ano, walang racism dito, lahat dito tayo tao. Pilipino. Lahat tayo dito Pilipino, lahat tayo may kamaong. Yeah. Ben, diba? Sabi niya, wala daw Bisayan takot. Alam niyo bang may Bisayan takot? Pag hindi pinasahod ng amo niyang Tagalog. Ang mga Bisaya, nakikita ko nangangamuhan, ang amo Tagalog. Oh, grabe naman kung late-late mo mga Tagalog. Bisaya rin ako. Nasasaktan ako. Nakapwa ko Bisaya. Ganyan ang pag-iisip. At saka yung sa may term na sinasabi nila, ibig sabihin, likas nga sa mga Pilipino, lalo na din sa mga Bisaya, masisipag talaga. Ang mami ko, Bisaya, nagtrabaho sa ibang bansa, di ba? May ano, kanya-kanyang discarte lang din. Ngayon, hindi pa rin talaga maalis sa isip ko na
Bakit niya pinaglalaban? Bakit sa YouTube niya talaga, wala ba talaga siya nakukuha doon, man? Bahala na sa buhay niya yun. Problema niya yun. Problema niya yun kasi hindi na natin siya tutulungan. Hindi na natin siya tutulungan. Tsaka, ang hindi ko na matanggap, bakit itong simpleng boxing match na to, ang pinupunto niya ay maglalaban ay Bisaya at Tagalog. Pero hindi niya kasi talaga matanggap. Hindi niya kasi alam na Bisaya rin ako. Taga-Jensen niya kami. May masyado lang akong guwapo para ano, hindi niya sigurado ta, ganoon. Galing sa iyo ka ba? Hindi. Wala to sa lahi, wala to sa race. Dinalagyan ng label. Gusto pares ng Pilipino. Pares tayong Pilipino na maglalaban para sa isang sports na to. Na pagkatapos ay pwede naman tayong maging magkaibigan. Nagsimula lang to kasi umayaw ko eh. Yun lang naman. Gatawin. Aboy tapang, tsaka sa mga ibang kasama, na-hurts lang kami kaya nakapagbito kami ng mga semi-trash to. Kasi nga, bigla akong umayaw. Ba't ganun? Kasi kung sa pro-boxing niya, nung umayaw ka na mismo, araw, talo ka na. Kaso, nakakayanan dito yung sabong international kasi pumusta sila, baka akalain nila scripted. Yun talaga, kaya si KMG sobrang stress. Kaya kunyari, after laban niya kasi, isang ganito ko lang. KMG, wag mo nang palaro yun dito ulit. Wala ka na. Totoo. Ito din yung sabihin nyo. Kapag si Russell yung hindi dumalo doon, pipilitin nyo din ah. Hindi pwedeng hindi na doon yun. Sigurado. Ganun, di ba? Siya din yung maaari. Lalo pa. Then, tsaka kung napanood nyo yung mga dati kong vlog, ang lagi ko siya sabi, gusto ko itong tulungan si Boy Tapang na makarating na Maynila. Lagi yun. Tunay. Legit yan. Balikan nyo yung dati kong vlog. Kung ako, natatrust to like kahit kanino, si Russell, wala. Kasi kahit kanino dito, kahit kay Jerick, sa laro ni Jerick, sa laro ni Glenn, ako tingka trash talk. Pero si Russell, hindi talaga. Tsaka ako tingka trash talk mo yung mga Tagalog. Hindi ko nga kayang trash talk mga Bisaya kasi baka bugbugin ako ng mga amigo Bisaya. Kasi ang punto dito, Bisaya, tayo pa rin yung itindi sa kanya kasi iba kasi tayo may paunawa. Oh, kung sana okay ka naman pala, sana mag-isip, bisita ka sana namin, aalagaan ka namin. Yun. Kaya lang, ganito-ganito ako sa mga brusko. Totoo ka. Wala. Wala. O sige, kung galit ka sa amin, last mo na yan. Totoo. Pero siyempre na, andito ko na rin lang. Para rin pa rin makatulong ko sa'yo, lalabanan kita. Pag mabalik yung TF, sige, lalabanan kita. Ngayon, kung matalo man kita, kahiyahiya ka kasi natalo ka na isang baguhan ng kagaya ko. Kung ako matatalo, wala lang. Magaling ka eh. Di ba? Tama. Yun na yun. Tsaka may experience na siya. Oo. Pero kung tutusin, hindi ka dapat kasali dito kasi battle of the YouTuber na walang experience to eh. Pero dahil niya, gusto ko namin tulungan, nakikita namin sa style mo, makakatulong kami sana sa'yo. Sinali ka namin dito. May premium 1,000,000 yung maano dun eh. Pero, wait, isang pitik, huwag ka na sumakasapi. Di ba? Wala na, wala na. Kasi ka, hindi ka makatulong. Ako yung nagsabi kay Russell na, kasi ito ang gusto mo. Siya na ba? Ako maghahamon ngayon kanino. Kumbaga, sila na bahala kung sino mag sumakalaban nila. And then, sabi ni Russell, gusto kong tulungan yan eh. Kasi parang may, may parang diba? Problema sa YouTube. Kasi yun. Malaki nga yung views mo, pero parang hindi ka nakikita na nag-upgrade yung lifestyle mo, di ba? Kasi naalala ko yun, pagpakita. Eto si Boy Tapang na lang. Kasi mo, napalakas yata ang mga kalaban ko. Pero sige. Ibig sabihin, alam niya na magaling ka na, pero tinanggap niya pa din kasi tutulungan. Pero wait, ako mula itinitin mo ko, pero sige, tatanggapin ko naman kasi nga hindi talaga ako marunong. Wala pa nga ako sa amateur. Yung sinabi ng coach ko na nakaka 12 rounds ako, kasi nag-i-sparring kami, nakaka 15 rounds kami, dread yun. Hindi ko naman niyayamang yun. Tunay naman yun eh, 3 minutes, dread yun. Tapos, buot pa yung mga meets, buot pa yung ano. Kaya nasabi niyo yun, wala siyang masamang intention doon, wala siyang meaning na magyabang doon. Tapos, yung coach mo, marami nagsasabi sa akin na taga ron sa inyo na ginagamit mo lang daw si Boy Tapang para makapag-vlog ka tsaka para makasama ka dito sa Maynila. Kung didikit kaya kay Boy Tapang, sana naman maganda yung intention mo. Kasi imbis na si Boy Tapang nag-upload ng mga training niya, ikaw ang nakikinabang trainer ka. Tsaka medyo mayabang ang trainer ka eh. Totoo. Kung totoo sa'yo, si Boy Tapang lang dito, magsiuwi kayo. Boy Tapang lang kailangan namin dito. Hindi namin kayo kailangan, lalo yung isa, mukhang kakalaya lang. Pag si uwi kayo, si Boy Tapang lang kailangan namin dito, siyang tutulungan namin. Pag uwi niya, makapag-uwi siya ng maraming pera. Tsaka alam niya na yun sa... Tsaka alam niya na yun sa YouTube niya kung paano siya kikita sa sarili niya lang, nung walang kahati, na magkukupal ng manager na kung sino man. Tsaka kaya po din yung coach, parang ginaano si coach natin na laban daw. Ilalaban yun. Pero hindi ko lang na... Yung coach ko kasi masyado mabait para patulang ka. Yun ang Bisaya may ganito. Marami akong kaibigan Bisaya. Pero okay, hindi yung matulang. Suko naman. Tsaka yung tropa mo, kung i-cancel namin yung laban nito. Di ba? Wala rin Mr. Tules. Wala rin siyang ikitain. Tsaka lugi ako kay Mr. Tules. Ito. Pinalagyan na namin Mr. Tules kasi sabi sa akin kay MG.
Yung Mr. Chulz kaya, kay King. Tuwan-tuwa daw. Oh, tuwan-tuwa yun. Kaso si King, ang sabi, ang ano ako, namin dito. Ako, nagdadalawang isip talaga ako kasi lugi ako sa ano pa lang. Subscribers. Subscriber. Kasi guys, ganun din kasi. Di ba siya, hindi man YouTuber. Para magpapasikat kami ng hindi kilala. Oh. Tapos ang kalaban niya talaga, kumbaga kilala na. Kumbaga sumikat na ng ilang taon na. Mm-hmm. Tapos, dapat ngayon eh, ang TF nun mababa eh, kasi magbe-base tayo sa background eh. Kung si Russell, kahit mas lamang magwa 1 million pa lang, si Boy tapang 1 million na, eh Bruce ko to, may 2.7 million subscribers kami. Hindi, tsaka... yung sinasabi namin. Yung TF na yan, hindi ko na talaga tinitingnan eh. Ah, sa akin lang talaga, mahal ko ang boxing, puso ko ang boxing. Kaya gusto ko talaga masubukan yan. Ngayon, kung napanood nyo man lahat na sinabi namin, ay sana may maunawaan nyo naman. Kung ano yung intention namin, kung bakit si Boy Tapang ay nandito sa Manila, kung paano siya nakarating, kung paano namin siya natulungan. Tsaka sana maunawaan din ni Boy Tapang kung bakit kami nagalit. Kasi nga, last minute umayaw siya, pwede naman siya umayaw noong Wednesday pa lang naramdaman niya para ma-move yung laban na makapag-recover siya. Kasi madaling tanggapin yun eh, kung hindi naman yung last minute, yun lang. Sana maunawaan mo yun. Tsaka ano ba ba? Tsaka naman ang tao, sana maunawaan. Yung mga panlalahit nyo sa akin, okay lang, natanggapin ko yun. O sige, magkita lang tayo sa ring. Tsaka, ang Bisaya natatakot din, ang Tagalog natatakot din kasi pare-pares lang tayong tao. Walang tao na hindi natatakot. Ako natatakot ako, lalo na sa Diyos. So dito na nagtatapos ko. Basta pag-pepray ka pa rin namin, bro. Boy Tapang. Pag-pepray, God bless. Sana hindi mo ano yung God bless. Oh, sana hindi mo pa rin maisipin mo, plus di kami, God bless pa rin, tsaka magpagaling ka, gusto ko makakita ka ng na. So yun mga ka-review, no, napanood natin ang buong paliwanag ng mga Bruce ko Bruce about sa video nila na inilabas eh, no. Diyan sa mga viewers ng mga Bruce ko Bruce at ng kay Boy Tapang, ano, unang-una, papaliwanag ko lang po is lahat po ng video na nakikita nyo is for entertainment only. Huwag nyo masyadong seryosohin yan. Kasi kung seryosohin yan, magkakaroon lang talaga yan ng misunderstanding. Minsan, mga viewers lang ang at saka mga fans lang ang nagdadagdag ng galit sa eksena, no, mga ka-review, no. Dapat yan is unawain muna natin both side bago tayo mag-react sa anumang pagbibigay ng reaksyon sa bawat panig, ano. Lalo-lalo na dito, no. Sa halip pala, eh, may maganda palang hangarin itong mga Bruce ko Bruce kay Boy Tapang is mapupunta doon sa hindi magandang pagkakaunawaan. Sana ituloy pa rin, no, ni Boss Russell yung pagtulong, no, kay Boy Tapang na kahit dumating man yung gantong pangyayari, no, sa kanilang dalawa, no. At sana magkaayos sila at magkausap sila, no. Sana ipatuloy pa rin silang magbatian at maging magkaibigan, no, mga ka-review. So hanggang dito na lang yung aking video at tatapusin ko na ito, no. So peace out sa inyo lahat.